Gawa chapter 2, verse 42 to 47, sabi po dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa tulong ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kabalaghang ginawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga alilalian ay nituring nilang para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga alilalian at ang pinagbilihan ay pinabahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan. Araw-araw sila nagkatipon sa templo, nagbibirasyo-birasyo ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Namasaya at malinis na kalooban. Nagpuri sila sa Diyos at kinalugan ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga maliligtas. Manalangin po tayo sa lahat ng Panginoon sa iyong salita. Chapter 2 verse 42, sinabi niya, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama sila bilang magkakapatid, magsalo-salo na ng pagkain ng tinapay at manalangin. Sama-sama panalangin. So, napakahalaga po ng sama-samang panalangin. Corporate prayer. Ang corporate prayer po, ginagawa po lagi natin ito dito sa simbahan. Ito, halimbawa ito, na pag-umpisa pa na lang, pag-umpisa na po sa simbahan, nalalangin tayo, corporate prayer na po yun. Pagkatapos ng pagsimba natin, magkaroon tayo ng closing prayer, lahat-lahat tayo nagsasabi ng Amen. Kaya nga sabi sa Biblia, hindi ka pwede manalangin, kung marami kayo, hindi ka pwede manalangin sa isip lamang. Dahil hindi makapagsasabi ng Amen ang inyong kasama kung ikaw lamang nanalangin sa iyong sarili. Kaya mahalaga po ang pagpapanalangin na binibigkas kung tayo marami. So, loobin ng Panginoon na bawat isa sa atin magkaroon ng pagkakataon na makasali palagi sa corporate prayer. Ano pa kailangan, isang challenge po sa atin, kailangan maglaan tayo ng panahon ng sama-sama sa pananalangin. Maglaan tayo ng panahon sa pagsama-sama sa pananalangin. Ano po ang kaibahan ng ikaw ay nanalangin na mag-isa at nanalangin kayo ng marami? Siyempre, kaya paano? Solo ka lang. Kaysa marami. Yun. Pero hindi po magkaiba yun. Na masabi natin, mas makapangyarihan ang marami na nanalangin kaysa isang nanalangin. Kasi ang Holy Spirit na nandoon sa marami na nanalangin ay ganoon din Holy Spirit sa mag-isa ka lang na mananalangin. Kung sasagutin ang maraming mananalangin, ay sasagutin din ang mag-isa na mananalangin. Pero makikita natin mamaya ang ano ang maraming kaibahan ito. Ang kaibahan. Dahil nakikita nito ang tunay na diwa ng pagkakaisa ng magkakapatid. Kaya kailangan, kung tayo, bahagi lamang tayo, bahagi tayo ng iglesia, bahagi tayo ng Claveria Community Baptist Church, bahagi tayo ng Kanumay Baptist Church, loobin ng Panginoon na maglaan tayo ng oras na makibahagi, makiisa sa panahon ng pagpapanalangin. Kagabi karatapos ay ng Fairness, katapos lang naman ng Vigil. Alas 11:20 kami naka-uwi. Usapan ay hanggang alas 11 lang. Pero sabi ng iba, paano pastor, bilhin naman tayo lang umisa. So may tinapos paano kami sa board, kaya nila ito umisa kami ng medyo mag-late. So, alas 11:20 kami nagtapos, pero salamat sa Panginoon at nandun ang kagalakan, kasiyahan, tawanan habang nagkakaroon ng break sa pag-pray. Mag-umisa, dahil ang diwa ng pagpapanalangin ng Holy Spirit ay nagyan-yan palagi. Kaya napakahalagang parte sa mga bawat isa, kaya challenge ko sa bawat isa, loobin ng Panginoon na magkaroon tayo, bigyan natin panahon na makiisa tayo sa pagpapanalangin o magkaroon tayo ng panahon sa corporate prayer.
Hindi po lamang kami ilan na nanalangin, kundi sana lagi ng Panginoon ang buong Calabria Community Baptist Church ay mapagpanalangin ng sabay-sabay. Marami po sa atin nakalipas na pag-pray o amang mensahe. Kalimitan po ang mga mensahe natin sa mga nakalipas sa corporate ay personal prayer. Dadako naman tayo ngayon sa corporate prayer. Ano ang corporate prayer? Nagtanong ako dito sa akin sa talata, ano ba ang corporate prayer? Pero mas na bigyan ng pansin mo, pangalang tanong ko, bakit kailangan ang corporate prayer? Pero nag-religious pa ako ng ating mga sinula, ginawa ko lamang dito sa ano. Kung sasagutin po natin ang dalawang ano at bakit, medyo sana lobby ng Panginoon na ang susunod na mag-insight dito ay sagutin niya ang bakit kailangan ang corporate prayer. Dahil hindi ko masasagot na sa atin yun. Dito lamang ako sa ano, ang corporate prayer o sama-sama panalangin. Una, ang sama-sama panalangin ay mahalagang parte ng iglesia. Napakahalagang parte ng iglesia ang sama-samang pagpapanalangin. Dahil kung mag-isa ka, kaya nga bino tayong iglesia, dahil marami tayong dapat. Hindi tayo one-man band. Hindi tayo, itong sinasabi sa one army lang sa pelikula noon, na isang army ka lang. Hindi tayo si Rambo. Kundi tayo dapat ay magkaroon ng oras sa pagpapanalangin din. Pinapakita nito na tayo ay ang pagpapanalangin ay malaking parte na ng iglesia. Kaya sabi nito sa last part, hindi lamang sila nagkatipo ng salo-salo sa pagkain, hindi lamang sila laan ang oras sa pagkikinig ng mga turo ng mga apostol, hindi lamang sa magkaroon ng fellowship, kundi isang parte doon ay ang panalangin nila. Si Panginoon si Kristo, bago niya sinugo ang mga apostol, nung naglakbay siya sa Matthew chapter 9, naglakbay siya, nangaral siya sa mga sinaguga, sa mga nayon, nakita niya ang mga tao na dito, lupay-pay para ang mga tao na nalatubang, ligaw, na walang pastor. Sabi ng Panginoon Jesus, napakarami ang ani, ngunit takot yan mga ani. Kaya sabi niya, idalangin ninyo sa may-ari na mag-anihin na magpadala siya ng mga mag-aanin. Bago pa sinugo ng Panginoon Jesus ang mga apostol na manghayo at ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan, sinugo niya na muna ang mga apostol na manalangin. Kaya kung mag-uumpisa tayo ng ministry, dapat ang halagang parte na uunahin natin ang maglaan ng oras ng sama-samang panalangin para tayo hilingin ito ng sama-sama natin sa Diyos para sa kanyang ikaluhan natin. Una, bakit bahagi ito ng mahalagang bahagi ito ng iglesia? Ito'y nagpapakita ng magandang halimbawa. Ang sama-sama pagpapanalangin, ipinapakita natin ang magandang halimbawa. Ano magandang halimbawa dito at ipapakita natin? Ang pagkakaisa natin. Ano pa magandang halimbawa natin may ipapakita dito? Talo na mga nasa iba'y edad na nauuna sa mga bata, makikita din nila na ang aming mga kuya, mga ate, ang mga tita-tito ay halimbawa sila sa amin na malapit na ugnayan sa Diyos. Bakit malapit na ugnayan sa Diyos? Kasi malapit, malimit sila nananalangin. Malapit sila magsama-sama nananalangin. Bakit sila malapit, malimit magsama-sama nananalangin? Pagkat may pagkakaisa sila. Ito nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Sa mahalagang parte ito ng iglesia ang mga pagpapanalangin, nagpapakita ito ng pagmamahal sa isa't isa.
sa prayer, corporate prayer, o sa sama-sama panalangin, lumalabas doon ang mga hinain ng bawat isa. Sa mga shiring, lumalabas doon ang mga hinanakit, lumalabas doon ang kakulangan nila, mga problema sa buhay. At doon mismo, kinukomport sila ng Diyos. Kinukomport sila ng Diyos at doon mismo, ibinibigay ng Diyos ang kasagutan sa panalangin. At doon mismo, binibigay ang pagmamahal sa isa't isa. Bakit? Kasi ang bawat isa ay nagkakis sa panalangin. Nung si Apostol Pedro ay kinulo sa Gawa chapter 12, nauna na binakit dito pinagakip siya ni Herodes, yung nauna lang nadakip dito ang kanyang kasama Santiago, nauna lang nadakip at kinulong si Pedro para sa sunod na mga araw ay papatay din. Pero ang iglesia ay taimtim na nalangin sa Diyos. Sabi ko, kaya ito natili sila nakabilang ko si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nalangin para kay Pedro. Ang purpose na nun kay Pedro ay ipapatay. Pagkatapos ng sunod na mga araw, ipapatiharap si Pedro sa plaza at ipapatay. Pero ang iglesia ay taimtim siya na nalangin. Hindi lamang isa, kay sinabi, iglesia, ang buong simbahan ang nanalangin para kay Pedro. Kaya nagpapakita ito na si Pedro ay importante sa mga kasama niya. Si Pedro ay mahal ng mga kasama niya. Kaya sama-sama siya nanalangin. Pangalawa, kalagahan, bakit, ano ang sama-samang panalangin? Ang sama-samang panalangin ay naglilingka ng pagkakaisa. Sabi sa verse na ngayon, verse 42 and 43, sabi nito, dahil sa maraming himala at kapalaghan ginawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghahalik sa kanila ang takot. Sama-sama ang lahat ng manampalataya at ang kanilang ari-arian ay itinuri para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilihan ay ibinahagi sa bawat isa ayon sa pangailangan, sa kanyang pangailangan. So makita natin dito, ang sama-samang pagpapanalangin ay lumilingka ito ng pagkakaisa. Nagiging unified sila o nagkakaroon silang unity dahil may isa silang layunin, may isang pananaw, may isang goal na gusto marating. Makikita natin ang pwersa niya kung mayroon kang pananaw na mag-isa ka lang, sa'yo lang yun. Kaya mo yung abutin sa tulong ng Panginoon. Pero pag sinabing pananaw ng iglesia, hindi ko kaya ng isa yun. Pag sinabing pananaw ng iglesia, pananaw ng church, ay hindi ko kaya ng power ng mag-isa. Kaya ipagdinadalangin natin ito, lumilingka ito ng pagkakaisa dahil lahat tayo nagdadalangin ito ng iisang layunin, iisang pananaw, at iisang direksyon. Bakit nagkakasundo sa isang kahilingan? Pero pag may inihayag sa atin na dapat gawin, hindi tayo nag-isa sa pananaw ng iglesia, hindi tayo nag-isa sa pananaw na pinagkaloob ng Diyos. Itanong na nga natin sa ating sarili, bahagi nga ba ako ng iglesia? Bahagi nga ba ako? Bakit mo tatanong sa iyong sarili? Bahagi ka sa iglesia? Bakit? Dahil hindi ka nakikisa.
ang lalunin ng Diyos. Isa dito sa nakita ko na ano, part sa bakit kailangan ang magpapanalangin ang corporate prayer. Ang corporate prayer pala ay inutos ng Diyos. Inutos na ng Diyos ang corporate prayer sa Iglesia. Sa Joel, nabasa ko Joel chapter 1, nagkaroon ng tagutong, nagkaroon ng kakulangan sa pagkakasyadong panahon. Wala nang maihandog sa Diyos ng mga pagkain na mga tupa na ihandog na inumin. Nagbos na. Kaya sabi ni Joel, dumulog kayo sa Diyos, kay Yahweh, na magsumamo kayo, manamis kayo. Lahat ng bansa, manamis kay Yahweh, sapagkat wala nang pagkain. Inuutos ng Diyos na sabay-sabay ng panalangin ang kanyang bansa, ang kanyang iglesia para sa pangangailangan. Kaya kung masagot tayo ang pagpapanalangin ay kanila lang yun. Sa prayer ministry lang yun. Ang panalangin, hindi po. Sa lahat po yun. Kaya ang aming dalangin sa prayer ministry na ang buong Lambria Community Baptist Church ay makiisa sa prayer ministry. Dahil ministry po natin yun, hindi lamang ng ilang tao. Ministry po natin yan na ang mga pananaw ng church, ang mga gustong maabot ng church ay magawa natin ng sama-sama. Hindi ng isa, dalawa, kung ilan. Kundi ng sama-sama tayo na gusto pa mo dito. Kaya sabi nito,